On this video, guys, I will share to you yung experience ko nung ako ay na-snatch. Kasi na-experience kong ma-snatchan. But before that, mayroon tayong shout-out na babasahin. Shout-out to Leonard King Metro Vlogs from Jamaica. Hello, Jamaica. Hi to all the people of Jamaica. And to Buddy Buddy Vlogger from Valencia City, Bukidnon. Hi to all the people in Valencia City, Bukidnon. And to shout out to Kabangkala Siblings. Hi, Kabangkala Siblings in Philippines. And to Chubby Vlog from Borongan Eastern Samar. Hi to all the people of Borongan Eastern Samar. And to Kuya Amoncho and Ate Virgie of Carmen. Carmen Bohol. Hi, Ate and Kuya. I miss you. And to my friend in Oregon, Johnny Hen. Hi, Ja. Hi to your family, your cute, cute baby. Hello, guys. So, ang i-share ko sa inyo is yung ano, experience ko ako ay na-snatch. Kasi nga, na-snatch din ako sa Cebu. My goodness. Suki ko na talaga ang Cebu. Noong time na yun, guys, ano yun, day off ko, tapos nagpunta ako ng Colon. Kasi pag day off mo, nagpunta ako ng Colon, ng Carbon, no, mag-market ako doon sa Carbon. So, yung time na yun is nakatayo ako in front of, ano, GV Tower Hotel. Kasi naghihintay ako ng jeep, 04C, sasakay ako pa uwi. So, nung ano, time na yun is, ano, I was standing kasi, ano, naghihintay ng jeep. May biglang gumaganon sa tainga ko. So, I thought na kaibigan ko yun. At saka gusto siyang mag-play-play, gumaganon-ganon. Halap, ako din, parang ano lang, napahinto. Yun pala, ginaganon yung, ano, yung earrings ko. Tapos, pag ganon sa earrings ko, hala, napalingon ako agad. Ay, naku, paglingon ko, is not sure, mga teenager pa. Ang bilis nagtakbo, ako din, tumakbo din ako, so nagtakbuhan kaming dalawa, umabot hanggang Imol. So hanggang Imol kami natakbuhan. At bigla siyang nawala, kasi nga sa dami ng tao, parang malilito ka kung saan na siya, gumagano, nagtago-tago, paikot-ikot. At siguro alam na niya kung saan siya sisikot-sikot doon, biglang nawala. So may traffic in ano, may traffic enforcer sa gitna ng daan. So pinuntahan ko, lumapit ako, sabi ko, "Sir, please help me kasi na snatch ako." Tapos sabi niya, "Hala, so ano daw? Natandaan ko ba yung pagmumukha?" Sabi ko, "Ano, parang ano, sir, teenager, talagang batang-bata pa siya." Tapos dinala ako sa Carbon Police Station at nagpa-blatter. So okay tayo dito sa pa-blatter. So doon ako dinala, so nagpa-blatter. Tapos binigyan ako ng isang albuma ng mga picture ng mga mukha ng mga snatcher. Ipapahanap sa akin kung saan dong pagmumukha. Tapos my goodness, nalito ako sa dami pa namang picture at pagmumukha. Sabi ko, saan ba dito? Nakalilito naman ito, sir. Sabi ko, hindi ko matandaan kung saan dito. Tapos sabi niya, halika, sakay dito sa patrol car. So yan, pinasakay ako sa patrol car. Pinalibot-libot yung Colon. Pinalibot-libot yung Carbon. So para akong nag-tour. Para akong nag-tour-tour doon. Sakay sa patrol car. Tapos walang nangyari. Kasi wala akong makita. Is, alangan naman. So, sasabihin ko lang yun. Hindi ako sure. Kasi yan, sa dami pa ng ano, tao, wala, ang hirap na. Hanggang sa nagdilim, walang nangyari. So, wala akong nakita kung saan na yun. Umuwi na lang ako, walang nangyari. So, pala sa, naglalakad ako gabi, ano, napa-out na din sa work, naglakad ako sa Imol, ginaganon ko yung bag ko, ginaganon ko, kasama yung mga friend ko pa-out sa work. My goodness, na-shock ako, guys. Bakit biglang mabigat na yung bag ko? Sabi ko, bakit ang bigat na ng bag ko? Palakad-lakad kami, tawa ng tawa, kasama yung friends ko. Hala, bigla pa naman, guys, na ang bigat na ng bag ko. Sus, gino ko, guys, paglingon ko, yung kamay ng lalaki, nag-shuffle-shuffle na sa loob ng bag ko. Naghahanap na ng ano, siguro, wallet, cellphone, hinanap-hanap niya. Sus, pag-anong ko, sabi ko, sumigaw ako, sabi ko, ay, sabi ko, wow!
It's not true. Sabi ko ganun. Ay guys, parang walang nangyari. Tumalikod lang siya at naglakad kasama sa mga tao. At tapos ako nervous. Ako nervous. Pumunta ako sa may poste kaagad. Nilawan ko sa may poste. Tiningnan ko kaagad kung ano ang nakuha. My goodness, thank you Lord. At wala siyang nakuha. Buo pa. Kasi kakakaano pa lang niya. Kakapasok pa lang ang kamay niya. Sinapo siya po sa loob ng bag ko. Kasi yun, nakahanap siya na kung ano ang mabira. My goodness. Talagang nakakatakot talaga. Kaya after nun, pag maglakad ako, yung bag ko nandito na sa harap. At nandito na sa harap at talang yakapin mo na ang bag. Kasi nga, nakaano na ba? Tapos yung ano ko din, experience ko sa loob ng jeep, yung nagsakay ako papuntang work, morning yon, yung katabi ko kasi may relo. Tapos yung relo niya ay shining talaga yung relo niya. Ay nako, kitang kita sa mata ng snatcher. My goodness, tinutukan siya ng matulis guys na kutsilyo. Katabi ko yung lalaking yon, yung tinutukan ng kutsilyo. My goodness, para yung espiritu ko pag ano ko sa kusilyo, nasa harapan ko kusilyo, para nalagpot yung espiritu ko. So, ang ginagawa ko, guys, yung bag ko, kasi ang bag ko, nasa harapan, ginanon ko kaagad sa likod ko, para namang may milyon na laman pa na ginaganon ko agad sa likod. Ginaganon ko, kasi natakot din ako, baka kunin yung bag ko. Kahit walang pirang laman, mayroong cellphone, at saka pirang pang snacks at pamasahe pa ulit. So, ginaganon ko kaagad sa likod ko. Naisipan ko saan ihulog, kasi parang nawala din ako sa sarili, parang na nervous, ihulog ko na sana. Tapos, hindi ko na alam kung anong gawin. Buti na lang, yung katabi ko, binigay niya. Kasi pag hindi yung binigay, yung ano niya, yung relo, baka makasaksakan pa sila sa loob. Katabi ko pa naman, my goodness, yung binigay. So, pagbigay pa, ay, ano na, tumalon kaagad ang snatcher. My goodness, sinundan sa may-ari ng relo, sinundan at doon na sila at nagkarambula. My goodness, ang espiritu ko naman, palang lumipad na, nagkarambula sila. So, sa may gandang unahan, kasi na-nervous na ako, sinabihan ko si driver, kuya, sabi ko, kuya, pahinto. Ang ginagawa ko, guys, naghinto ako at tumakbo na papunta sa work. Kasi naisip ko, baka may iba na namang sasakay naman at doon naman mag-snatch. Ang naisip ko, baka mayroon na mga ibang mag-snatch na wala na ako sa sarili ko, tumakbo ako sa papuntang work na kinakabahan na nervous. Simula noon, guys, yung technique ko, yung baunan ko, yung Tupperware ko, doon ko na itago yung cellphone ko, pag-uwi ko sa bahay, sakay ng jeep, yung cellphone ko na sa loob na ng Tupperware, so wala na sa bag ko. So in case na yung lugnutin yung bag, ay yung cellphone nandito sa paper bag, doon sa Tupperware, yun ang ginagawa ko. Talagang isipan mo yung mga technique ba, para lang hindi madali tayo sa bahay snatcher ko naman, yung kwentong snatcher ng friend ko, napapuntang work yung friend ko. Tapos, yung papuntang work siya, nakasuot siya ng kwintas. Iba na ang snatcher ngayon, guys, kasi ikaw na ang mag-adjust. Sila na talaga ang parang may power. Kasi sinabihan siya ng snatcher na huwag kang kukuntra. Kasi wala ako sa mood. Tapos, kinuha yung kwintas niya. Siyempre, hindi siya nakaimik. Wala na siyang say. Kasi nga, sinabihan siya nga, huwag kang kukunta kasi wala ako sa mood. Baka anuhin pa siya sa snatcher. So, kinuha na lang yung yung kwintas niya. Binigay na lang. Tapos sabi na, my goodness, iba na ang snatcher ngayon. Ikaw na ang mag-adjust. Ibigay mo na lang kasi baka masaktan ka pa. Tapos yung isa kong friend naman, sa loob ng jeep. So, in-snatchan sila sa loob ng jeep. Kasi, sahuran. End of the month yon, sahuran. So, yung mga snatcher, alam na nila kung kailan may pera ang tao, kailan may laman ang mga ATM at mga bulsa nila. So, yung time na yon, yung mga pasahero sa jeep, may naka-withdraw na sa ATM nila at mayroong wala pa. So, yung in-snatchan sila sa snatcher, yung kaibigan ko, wala silang naibigay. So, yung ibang pasahero daw, may naibigay. So, yung mga walang naibigay, sila yung mga sinampal. Sinampal sila, guys. So, diba, isipin mo, walang nakasampal sa mga face nila, tapos snatcher pa ang makasampal. Diba, ang grabe. Snatcher pa ang may nakatouch sa face mo.
Tapos yun nga, yun sila yung mga walang naibigay, inisa-isa ng sampa sa loob ng jeep. So yung mga na, may naibigay, hindi yung sinampal. yun lang sila, walang naibigay, yun ang mga sinampal. Oh, sabi ko, my goodness, nakakatakot pala no, yung pag wala tayong maibigay, kasi masaktan talaga tayo pag wala tayong maibigay. Nakakatakot na maleksyon ka na, doble ingat, careful ka na kung sino ang kasunod mo sa paglakad, sino ang katabi mo sa jeep, sino ang harapan mo sa jeep, ano ang mga aksyon. Yun guys, kasi ano na, naka-experience ako ng sa loob din ng jeep, pero walang nakuha. Ano na sila, grupo ba? May isang nakaupo doon, isa nakaupo corner by corner, na malikot sila guys, malikot yung mata, yung aksyon nila. Kaya dapat alerto na tayo pag may mga ganyan. Kaya manerbiyos na talaga ako magsakay ng jeep, na pag may ano, may sasakay, may mga lalaki, tapos iba yung mob, ay iba na. Pag ganun guys, hinto ka na, sabi mo, kuya, hinto na, ano ka na lang guys, baba ka na lang, para for safety na lang, nakakatakot talaga. Iba, mga experience talaga sa buhay. Guys, ano, thank you for listening. I hope ano, hindi nyo ma-experience din na ma-snatch, o kung na-experience nyo man, magbibigay na sa inyo ng lesson kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat iwasan. Yun, marami tayong makukuhang lesson na ala, may mga ganito, ito ang dapat iwasan, ito ang dapat gawin, dapat i-safety yung mga ganun. At iwasan natin guys na makita sa mata na snatcher ngayon ang makakreate nila na may ano siya, talagang yun maisip nila nga, nakawin ko yan. Kaya kailangan ano lang guys, parang wala silang makita. Kung pwede, yung dalhin mo lang is yung ano lang, pamasahe, yung mga ganyan lang. Hindi na kailangan na yung mga bunga-bunga, kasi yon ang magka-catch ng attention nila. O, diba? Thank you, guys! Thank you for watching!